Okay, ito guys ang ating gagamitin. 2 kilong pork. At gagamitin tayo ng 2 carrots, yung regular size. At 2 pirasong red pepper at green pepper. At 5 pieces na sibuyas at 1 whole na bawang. Siyempre gagamitin tayo ng 4 pieces na patatas. Ito ating peanut butter at itong ating edik cheese. 2 pork cubes. At siyempre gagamitin tayo ng star margarine. At imamarinate natin siya dito sa pineapple juice. At dito sa soy sauce natin. Ayan, at itong ating ground black pepper. Yan ang gagamitin natin. Okay, at gagamitin tayo rin, no? Ayan ang mga sangkap natin gagamitin, mga guys. Umpisa na natin ang ating paghihiwa. Hiwain lang natin ang pang kalderita. Ayan. Medyo manipis. Kasi ayan, parang pang apretada style. Okay guys, ilagay na natin itong ating hinugasang pork. Ayan. Hinugasan natin ito na mabuti pagkakas pinatulo natin. Patuloyin nyo para matanggal ang lansa. Maglalagay nga tayo dito ng toyo. Ito yung soy sauce na 200 grams. Ayan, ilagay lang natin siya dyan. At maglalagay din tayo dito ng pineapple juice. Ayan. Marinate natin ito ngayon ng 4 oras para sa ganoon manuot ang lasa ng ating mga panimpla. Ito, maglalagay tayo ng ground black pepper. Ayan. Tapos haluin lang natin. Ayan, wala tayong guantes. Pero open na to. Hahalu-haluin natin, bibista-bistahin din natin. Ang ginagawa ko rito, isinasabay ko na ang ating cheese. Isasabay ko na ito sa ating pagmamarinate itong ating eating cheese. Ayan, para sa ganun, talagang lumasa sa ating laman ng baboy. Ayan. Kasi hindi ko na nilagay sa rep, dapat ito nilalagay sa rep para sa ganun, pag ating cheese cast, maganda, hindi siya dumidikit. Ayan. Ayan, ilagay na natin para lagi talagang malasa ang ating pork caldereta. Okay, mas maraming sibuyas ang gagamitin natin kasi pag mas maraming sibuyas, mas masarap. Habang minamarinate natin ito, magbabala tayo ng mga bell pepper at itong ating carrots at itong ating potato. Ipa-fried ba natin ang ating carrots at potato? Simulay natin para yung cheese umilalim at mag-mix dyan sa ating marinate na pork. Mamaya titikman din natin ito at maglalagay din tayo dito siguro ng kaunting patis. Depende na sa ating panlasa kung gano'ng karami. Huwag na tayo mag-aasing kasi may toyo na tayo. Baka nang overpower ang alat. Nako, hindi yan makakain. Hindi natin yan makakabulan. Maglalagay din ako dito ng kaunting tomato sauce. Dapat kasi ang gagamitin natin dito, tomato paste. Kaso lang, naubusan tayo ng tomato paste. Kaya pwede na rin ito. Gagamit din nga pala tayo dito tayo ng kaunting banana ketchup. Magdadagdag tayo ng sauce mamaya. Ayan, siguro pwede na rin nating dagdagan ng tomato sauce. Ayan. 4 hours nating i-marinate.
banana peach jam. Ayan, pagkasama-samahin natin dyan. Okay, naglagay na tayo ng banana peach jam. Mga 4 na kutsarang banana peach jam ang nilagay natin. Wow, para may tamis. Manamis-tamis sa maanghang. Ayan, yung cheese natin, nakikita na. Yan ang mga cheese na yan. Pag niluto natin yan, maluto na muna yan. Igigisa pa natin yan. Ayan, i-cover lang natin siya. Okay. Ayan, isit aside natin habang tayo naghihiwa ng ating mga panangkap na gulay. Okay, piprito na natin itong ating patatas at carrots. Yan, lagyan lang natin siya ng kating asin. Patapos ipapry na natin siya. Yan, para sa ganun, hindi siya madurog. Iba talaga pag piprito ang carrots at saka itong ating patatas. Okay, piprito na natin siya. Okay, hintayin natin mag light brown at susunod natin igisa ang ating pork. So guys, gigisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan, ang ginagamit natin dito yung star margarine. Ayan, mga 2 kutsarang star margarine ang ating ginagamit dito. Para malasa ang ating pork caldereta. Ayan. Okay, ilagay na natin itong ating bawang. Maraming bawang ang nilagay natin para mas masarap. Ayan. Tabango mga guys, ang ating bawang pa lang yan. Saka margarine. Susunod na natin guys itong ating sibuyas. Ayan. Maraming sibuyas ang ginamit natin dito sa ating pork caldereta. Nagluto na rin tayo ng nakaraan ng caldereta, pero nagkakaibang style itong ating ito. Mas marami ang sibuyas at bawang nito. Lalantahin lang natin ang ating sibuyas at bawang. Okay. Ayan na. Okay na guys ang ating sibuyas. Lantalanta na siya. Ilalagay na natin itong marinate natin na itong marinated na pork. Maglagay nga tayo dito ng oyster sauce, 2 kutsara. At saka kalamansi lang pala ang ilagay ko. 10 pieces na kalamansi ang nilagay natin dito. At mamaya, maglalagay tayo dito ng oyster sauce, mga 2 kutsara. Maglagay tayo ng kalamansi. 10 pieces na kalamansi ang ating nilagay dito. Okay. Yan yung marinated natin. Minarinate natin to ng 4 oras. Ayan. Tapos, halagyan natin siya ng sugar para mas madali siyang lumambot. Okay. Kalderetang-kalderetang kalderetan ang dating, mga guys. Kulay pa lang. Ayan, nag-cover lang natin siya. Lagyan natin ang cover. At bibisita-bistahin na rin lang natin kung siya ay malambot na. Okay, buksan natin guys. Ayan, marami pa siyang sabaw. Kahaluin lang natin sa ilalim para hindi siya dumidikit. Ayan. Wow, napakabango.
maglalagay na tayo guys dito ng 4 cubes. Ilagay na natin itong ating cubes, 4. Lalagay din tayo ng kaunting, lalagyan din natin ng mga isang kalahating kutsara ang oyster sauce. Ayan, nagpapasarap dyan. Itong ating oyster sauce. Kunti lang naman ang ating nalagay dyan. Kasi may tuyo na rin tayo dyan. Okay. Kasi ang oyster sauce may namis siya, manamis-namis siya. Kulay na kulay, kaldereta na. Okay. At ilalagay ko na rin guys ang ano, itong ating bell pepper. Maglalagay lang tayo dito na huwag natin ilalahat. Ayan. Mabango, mabango na. Ayan, i-cover lang ulit natin at medyo matigas pa ang ating pork. Okay na. Okay, buksan na natin. Ayan, titingnan natin kung malambot na. Ay, malambot na, malambot na. Ayan, pero marami pa siyang sapaw. Ayan, lalapot naman yan pag inilagay natin ang relo. Maglalagay na tayo dito ng lever's bread. Itong ating relo. Ayan. Ilagay ko rito yung malaking ano, reno. Kaso lang, naiwawas siya. Naiwawas na siyang kangti. Kasi pinalaman natin sa tinapay. Kangti-kangti lang naman ang ating pinawas. Maglalagay din tayo ng kangting sweet pickles. Ayan. Mga dalawang kutsara lang. Ayan na may ibang asim ng kalamansi. At ito'y pampabango na rin. Ilalagay na rin natin itong peanut butter. Ayan ang ating peanut butter. Maglalagay tayo ng dalawang kutsarita. Okay na yan. Baka naman maglasang mani ang ating kaldereta. Okay, Joy. Ayan, yung ating propan ang anak ay nasa Saudi. First time na magbabagong taon siya nang wala sa amin. Yan, nasa Saudi yan. Lagi po yan dito. Pa natin. Ito, nagkakaldereta tayo, Joy. Ito may ano tayo, Bicol Express, luto na. At ito naman yung ating kaldereta. Okay. Ito yung ating kwa, barbecue, Joy. Okay, Joy. Okay, malapot na ating kaldereta, okay. Mamaya, ilalagay natin yung ating trinite na puti ito at carrots, okay. Guys, okay na to. Ilagay na natin tong bell pepper, green at red. Ayan. Napakaganda ng kulay. Hindi na tayo naglagay ng red peas at may ayaw. Ayan. Ito na lang ang ating pampaganda ng kulay. At ilalagay na rin natin itong ating carrots na ganito kanina. Maingay lang guys. May video okay tayo sa labas. May ka-video okay tayo dyan sa labas. Ayan, malapit na. Napakaganda ng kulay. Paskong Pasko ang kulay. Ayan. Okay, napakalapot ng ating pork caldereta. Ayan. Okay, malapit na siyang maluto.
Ayan. Tapos na po ang ating pagluluto ng kalderetang pork kaldereta. Ayan, napakaganda ng kulay. Ayan, done. Ayan, okay na po. Isang subscribe naman dyan at isang follow sa aking FB page. Pwede sa mga IT po. Maraming salamat at hanggang sa muli. Pag-videos ng aking mga ginagawa.